Sa isang maliit at tahimik na bayan, may mag-asawang sina Klang at Rance. Simpleng buhay lang ang kanilang tinatahak, si Klang ay isang guro sa elementarya at si Rance naman ay isang mekaniko. Masaya at kontento sila sa kanilang buhay, ngunit magbabago ang lahat dahil sa isang misteryosong pusa. Isang gabi habang naglalakad si Klang pauwi mula sa trabaho, nakakita siya ng isang pusa sa tabi ng daan. Malaki at maitim ang pusa, at tila may kakaibang kislap sa mga mata nito. Naawa si Klang at dinala ang pusa sa kanilang bahay, binigyan ng pagkain, at pinatulog sa labas ng kanilang pintuan. "Ano ba't nagdala ka ng gala na pusa dito?" tanong ni Rance nang makita ang pusa kinabukasan. "Baka magdala pa yan ng sakit." Ngunit matigas ang loob ni Klang. Wala namang masama sa pagtulong sa hayop. Mukhang gutom at pagod na pagod ang pusa. Sa mga sumunod na araw, napansin nilang laging nandyan ang pusa. Lagi itong nakatingin kay Klang na para bang pinagmamasdan siya. Sa bawat gabi, nagiging mas kakaiba ang kilos nito. Madalas nilang maririnig ang malalim na pag-ungol ng pusa sa gitna ng gabi, na parang may binabantayan. Isang gabi, hindi na nakatiis si Rance. Lumabas siya ng bahay at hinanap ang pusa. "Lumayas ka dito. Hindi ka namin kailangan dito." Sigaw niya, hawak ang isang pamalo. Ngunit bigla na lamang nawala ang pusa sa kadiliman. Kinabukasan, napansin ni Klang na tila may kakaibang nagaganap sa kanilang bahay. Nawawala ang mga gamit, naririnig nila ang mga kaluskaw sa gabi, at tila may malamig na hangin na bumabalot sa kanilang kwarto. Nang dumating ang gabi, nagpa siya si Rance na magbantay. Nakahiga siya sa kanilang sala, hawak ang kanyang pamalo, at naghihintay sa kung ano man ang darating. Biglang narinig ni Rance ang isang malalim na pag-ungol. Tumayo siya at lumabas ng bahay, at doon nakita niya ang pusang dati nilang kinukup. Ngunit hindi na ito pusa ngayon. Unti-unti itong nagbabago ng anyo, nagiging mas malaki at mas mapanganib. Ang pusa ay naging isang aswang. "Hindi mo kami kayang takutin," sigaw ni Rance sabay hagis ng pamalo sa aswang. Nagpakita ng matalim na ngipin ang aswang at sumugod kay Rance. Sa bilis ng pangyayari, nakuha ni Rance ang isang kutsilyo mula sa kanyang bulsa at ipinagtanggol ang sarili. Nagsimula ang matindi nilang laban. Sa bawat galaw ng aswang, umiilag si Rance at binabalik ang suntok. Sa kabila ng kanyang takot, determinado siyang protektahan ang kanyang asawa. Gumamit ng iba't ibang kasangkapan si Rance upang sugatan ang aswang, ngunit tila hindi ito tinatablan. Sa huli, naalala ni Rance ang kwento ng kanyang lolo tungkol sa kahinaan ng mga aswang ang asin. Agad niyang tinakbo ang kusina, kinuha ang garapon ng asin, at ibinato ito sa aswang. Sumigaw ng malakas ang aswang sa sakit, tila natutunaw ang balat nito. Habang nakahandusay ang aswang sa sahig, patuloy na binubudburin ni Rance ng asin ang nilalang hanggang sa ito'y maglaho. Nang sumiklab ang araw, wala na ang bakas ng aswang. Bumalik si Rance sa kanilang kwarto at niyakap si Klang. "Ligtas na tayo," bulong niya sa kanyang asawa. Mula noon, naging mas maingat na sila sa pagtulong sa mga gala na hayop. Alam nilang hindi lahat ng nilalang na palaboy ay nangangailangan ng tulong, ang iba'y may dala pang panganib. At sa tuwing nakakarinig sila ng pag-ungol ng pusa sa gabi, palagi nilang iniisip na baka may isang nilalang na muling magbabalik upang guluhin ang kanilang tahimik na buhay. Ngunit buo ang loob ni Rance at Klang, handang harapin ang anumang panganib na darating. At dito nagwawakas ang kwento nila Klang at Rance hanggang sa susunod na kwento, mga idol.